What's up guys? What's up mga kapatid? Init ng panahon ano? By the way, salamat sa mga nag-order sa atin. Ito, yan yung apat na orders sa atin, no? So maraming salamat sa inyo guys at mga karo na nagsipag-order na. Dun sa mga hindi pa nag-order, may promo pa rin tayo, may voucher yan. So discounted pa yung presyo natin. Normally, aantayin ko mag-pick up nito pero it's already 1 p.m. Baka ako walang mag-pick up ngayong araw. So ako na mag-i-initiate na dalhin to dun sa isang drop-off center. Well, nakakatawa guys sa mga kaaraw. Mag-share lang ako ng konti sa inyo kasi during this past couple of days na nag-start ulit tayo nito, no, I've done the things na hindi ko na ginagawa dati. Like example, pagpapack ng product, pagli-label lahat, the design, everything. So, as well as even the registration permits. Actually, naisip ko one day I will allot a time para i-discuss sa inyo doon sa mga nagpa-plan na magbukas ng business. At i-share ko sa inyo yung proseso na pinagdaanan natin. Hindi rin ganun kasimple. On the surface, para madali ang process, no? Pero pagka pala pinagdadaanan mo, napakadaming struggles. Okay, kasi dati, nung sa KMD dun sa shop natin, hindi ko na na-register yun. Gawa ng nakatali lang naman yun dun sa existing na business. Pero this time, I've registered KMD under my own na talaga. So ngayon kasi papunta tayo ng BIR para i-register sa BIR tong business. Para andito tayo ngayon sa Malabon. Sa mga product natin, kung may mga tanong kayo, paano gamitin, ano yung mga meron nito, let me know sa comment section below. May feedback kayo after nyong gamitin, let me know also. Because that is the way para ma-improve natin yung product pagka tayo nakarinig ng feedback mismo sa user. But so far, sabi ko nga, bago ko naman i-launch to, ako personally, natuwa na. Kumbaga, sa kayang gawin nitong product na to. I would still say na in terms of pricing, we are at a very good pricing. Na pala ma-share ko sa inyo, pagka tayo tumatanda na, marami tayong nararamdaman. Reasons bakit hindi tayo, may nag-comment sa atin nga pala, no? Gusto raw makita more videos si Kaarong Julian. Parang ganun, hindi ko maalala. Sabi, more videos kasama sana si Cinco. Cinco is our 525 DSX. Tagal ko na kasing, or halos hindi ko kasi nagagamit siya. Magto 2 weeks na this weekend na hindi ko pa nagagamit si Cinco or si 525 DSX. Gawa ng masakit ito, yung tuhod natin. ACL kasi ito, tapos naglaro ako a week ago. Ayun, na-twist ng konti, ACL yan eh. So, na-agitate na naman, kaya humina. Kaya medyo risky sa akin ang mag-ride ng motor, especially big bike. Believe it or not, gustong-gusto ko rin ang nagmumotor, gawa ng parang gamot to sa likod ko. Pagka madalas ang kotse natin, humihina likod ko guys. Kapita tayo dun sa drop-off center natin. Nakakaya naman kasi pagka hindi ko din drop muna tong order na to. Dati meron tayong mga tatlong nagpipick up eh. Pero baka kasi syempre hindi pa sila sanay, hindi ma-pick up. Eh, kakaya naman dun sa mga first batch ng order natin. Ano kaya ulit yan? Parang kalimutan ko na. Ha? So dito pa rin tayo sa Malabon or I believe part na ng Nabotas. Okay, well, yung finally na nababa na natin or na ibagsak na natin. Papunta naman na ako ng BIR dito sa may Fisher Mall dito sa Malabon. Nakakatawa, alam nyo, yung pag-process ng mga permits, peles, marami kang matututunan eh. Kaya may option ako noon na magbayad na lang nang gagawa nito lahat. Kumbaga, pag-aayos ng papeles, paglalakad sa munisipyo, sa BIR, lahat na yan. Nakapackage na sa mga 20 to 25,000. Pero sabi ko, wag na, ako na lang bahalang gumawa. Nagtitipid ako. Sayang eh, di ba? Kung isipin mo, sayang din naman yung pambabayan natin. When it came out, totoo naman na nakatipid tayo sa pag-aayos na natin ito. Malaking bagay. And at the same time, alam kong pasikot-sikot na ngayon. Although, mahirap kasi I've been doing this for more than a week now. Almost pabalik-balik ko araw-araw sa munisipyo, BIR, kuha ng mga requirements, notaryo dito, notaryo to. Hindi pa rin tayo tapos. Pero at least I am learning a lot. Soon, I'll share with you my experience. Siyempre, nagkakaiba naman ang mga experience natin depende sa munisipyo. So, ito na tayo. So, Fisher Mall dito sa Malabon. Saya dito, oh.
Fisher Mall. Kung di po kayo nakapunta rito, hindi siya masyadong puntahin. Hindi ganang daming tao, pero maraming mga shops. Pasko na. Thank you. Yun nga lang, nagmahal ang ano rito, ang parking. Yung dating parking dito na 30 pesos lang. At unlimited pa yon. Ngayon, 50 pesos, 3 hours. Lahat talaga tumataas eh. Ay, tayo, ispat na tayo. Okay, welcome back. So, katatapos lang natin dito sa BIR. Thank you. Okay, so doon na tayo dito sa BIR sa Fisher Mall, Malabon. So, next destination natin ay, teka, kakasilaw. So, next destination natin naman ay pupunta tayo ng Malabon City Hall para kunin yung ating business permit. Yung plate, I believe. Hindi ako makapaniwala. Almost 1 week. Actually, 1 week din before natin makuha. Tip nga pala, baka this applies to other municipality also. Pag nagbayad ka, mas maganda na lang i-cash mo kasi yung iba, inaantay pa yung confirmation kay land bank ng payment. Nawawirdohan lang ako dahil may proof tayo ng payment at supposedly makikita naman nila sa record na bayad na tayo para makuha na natin yung OR. Pag nag-appear na kasi yung OR o yung proof ng payment, then makakapag-issue na sila ng business permit. Pero sa akin, it took me 1 week para lumabas yung business permit ko. Dahil lang sa nagbayad ako via GCash, it could have been a lot easier pala. Eh, kaso wala akong cash noon. Anyway, hindi ako naging aware, hindi ako na-made aware ng taong kausap ko nung tayo nagpa-process. Sa mga experiences na ganito, marami tayo natututunan talaga. Bilis ng oras. Kakalayo mo mag alas 4 na naman. Buti malapit lang tong BIR na to sa munisipyo. Tour ko kayo sa area ng Malabon. Kung sa Makati, meron silang ganito kami dito sa Makati. Dito, meron tayong ganito kami dito sa Malabon. Na maganda rito, maraming makakainan. Just like any other place naman. Ito na masasarap. Mahilig kumain ng mga taga Malabon eh. Yun lang, kahit sa ang sulok, may makikita kang may ginagawa. Ayun na. Siyempre, kailangan kumuha ng pondo eh. No? Alam nyo na ibig ko sabihin. Malapit na eleksyon eh. Ay, ay, ay. Okay. So, malapit na. Ayan, sa simbahan dyan, tapos munisipyo doon, sa bandang kaliwa. Hindi na ako nag-shoot doon sa BIR kasi nakakahiya eh. BIR yun eh. Baka masita tayo. Ang dami kong paperworks din. Kaya kung minsan, medyo practical, lalo pagka hindi naman masyadong mahal yung charge nung mag-aayos ng business, okay lang. Save ka ng oras sa abala. Maabala din. Apat na araw akong nagpunta. Pabalik-balik kung saan-saan. Hopefully, tapos na this time. This is the last step. Hindi, hindi po pala. Magpapaprint pa tayo ng resibo natin. Pero meron na akong contact na printer. At least, mare-register na natin yung business natin, yung shop natin, sa lahat. Lazada as well as TikTok. Ngayon kasi sa Shopee ko palang siya na-register. Gawa ng meron na siyang account naman dati. So, available na yung product natin very very soon on the two other platforms, TikTok at Lazada. Ilang marami lang pasaway na mga jeepney drivers dito. Park tayo dito. Sa malapit. Park dito. Alright. Sunog. Okay. So, okay.
Unfortunately, babalik na naman tayo bukas. I cannot believe it. 1 week ko na tomorrow na ginagawa ito. Grabe, no? So, ang kulang naman ngayon yung locational clearance. Take note, bayad na yon last Wednesday. Ay, ay.